lamb had to be sacrificed. The shed blood had to be applied for the door frame for their protection. Exodus 12:13. The meat of the lamb was prepared and eaten together with it and given bread. 1 Corinthians 5:7. In John 6:35-51 and 53, the Lord applied the symbol of the bread to himself. I am the bread of life. I am the living bread which came down from heaven. Sabi, siya ay tinapay at ibinigay niya. If any man eats of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. In Matthew 26, the disciples asked, Where wilt thou that we prepare for this to eat the Passover? Verse 17-18. And as they were eating, Jesus took bread and blessed it and broke it and gave it to the disciples and said, take it, this is my body. Verse 26. Then comes verse 27, and he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, drink ye all of the only then. He said, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. The bread was eaten, the wine was drunk. In reference to the wine in the cup, our Redeemer said, I will not drink henceforth of this fruit of the wine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Matthew 26:29. Christ has shed his blood and thus has given us the forgiveness of our sins and the reconciliation with God. Bread and wine cannot and need not be transformed. Christ cannot and need not be sacrificed again. He has done that once and for all, according to the divine plan of salvation. By his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Hebrews 9:12. The main principle is already written and in Leviticus 17:11. For the life of the flesh is in the blood. In the blood of the Redeemer was the divine eternal life. And of all these who were redeemed by the blood, by the Son of God, and born again through the word and spirit, John 3:3, in them is the same eternal life that was in the Son of God. 1 John 5:11-13. In 1 Corinthians 10:16-17, the cup of blessing which was blessed is not the communion of the blood of Christ. The bread one bread.
faith for myself. In 1 Corinthians 11:23-34, sinabi ni Paul, "For as we open as we eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he comes. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthy shall be guilty of the body and blood of the Lord." The celebration of the Lord's Supper is the culminating moment. A worship service. Everyone examines himself before God and asks for forgiveness. And sincere prayer and reverence, the Lord's Supper is celebrated as remembrance of the offering of his body as a sacrifice in his holy blood, which he shed for us. The bread which is made without leaven is blessed by prayer and broken before the congregation and distributed. The cup of is likewise blessed by prayer and handed to everybody. That is how it was practiced by the first Christians. That is how it was left unto the New Testament. Backside of the lito. Backside in the Advent world. Yung verse text po nito is Revelation chapter 5:1-6. So yung scroll, imagine the scroll. So sa scroll, meron siyang sealed with seven seals. So yung lang, mula kay Jesus Christ, through seven church ages hanggang millennium. Ayan. Kailangan mabuksan ang pitong selyo bago magbukas, makita ang backside of the seven seals. So yung unwritten word, di mababasa ng literal, pero makikita mo by the Holy Ghost. Hindi kayang makita ng ordinaryong mata. Unless na ang Diyos o ang Espiritu ng Diyos ang makapagpapahayag sa kanya. Tapos backside. So, ito yung pahayag ng Diyos na gaganapin ng kalooban ng mga. So, yun po yung backside. Sa 1 Corinthians 2 verse 6, dito nakalagay po yung wisdom. So, that is the unwritten word or original na salita. So, yung nakalagay po dito perfect. Hindi ko na po maano kung perfect. So, pag sinabing perfect, he received the Holy Ghost. So, kapag bride ka ni Kristo, alam mo ang sitas ng aklat. So, mula sa first horse rider hanggang sa fourth... Mula sa first horse rider hanggang sa fourth, yung first horse is blocker, second horse, persecution. Persecution. And then third horse is famine. Fourth horse is death or lukewarm. So, yung pwede ko like that. Kailangan mong gumalaw, so lahat tayo ay may participation. So
Titus 1:13. So, kailangan ng review. Kasi kung walang review, di para di malagay sa pananampalatayang patay. So, kapag wala kang pag-review sa isang tao, maaaring mamatay sa isang review. So, kailangan po natin ng review. Ayan. Tapos, sa Ephesians 3:15, so ito yung sinasabi ng Family Matters. Pag Family Matters is punong-puno siya ng instruction. So, sa Doctrine of Christ, not only 10% ay naselyuhan, seal your possession. So, sa Matthew 5:3, poor in spirit and save lost people. Yung mga lost kasi doon, ang save yun. Series? Ito po si Trimus. Trimus sa... Saan po? Brother Francis. Topic is Trimus. I-scribe po ito February 11. So, when you go to church, you are hungry to His Word. God wants you to speak His Word. So, pag matitayo, speak. Judgments begin with the house of God. Judgments begin with you. So, sa sarili mo mismo, magsisimula yung pag-judge. Kailangan i-judge mo rin sa sarili mo. So, yun. And then, yung pag sinabing house, yun yung sa family, hindi dito. Hindi lang dito, kundi sa loob ng sambahayan. So, you may be righteous, but you are not Berean to be to His Word. So, pwede kang maging parang banal-banalan ng physically, pero hindi ka namang Berean. So, parang useless lang yun. Parang banal ka lang sa physical, pero hindi ka Berean. Hindi pa rin banal ka. Tapos, the rule of you is very big. So, meron daw tayong malaking rule. So, yung first rule, second rule, third rule, sinasabi ito yung World War 1 hanggang World War 3. So, parallel and Israel will be parallel. So, parallel niya yung nangyari dun sa Israel. Yung book. So, yung first rule sa Revelation 9:12. Ang first rule, ito yung sa bottomless pit, yung na-open, yung demons comes out of the earth. Tapos, church ages was the preview to the coming of the tribulation period. So, second book, ito yung killing of two prophets, yung Revelation 11 verse 7. So, yung two prophets, ito yung messenger of what happened in World War II. There was a Holocaust. So, magkakaroon ng Holocaust. World War II is a warning begins of the time of Antichrist. So, yung World War II was persecuted the believers. Why do we prophesy? Bakit daw natin kailangan mag-prophesy? If God calls you to offensive training and you will lay low down. And you allow to the spirit of Antichrist into your home. Ah, so para kapag kapag naging lukewarm ka, o naging relax ka, so parang ito yung nagsisimula ng pwedeng Antichrist sa loob ng tahanan mo. So parang ang pangit pala ninyo. Ikaw yung, kapag lukewarm pala tayo, hindi po tayo. Kapag lukewarm daw tayo, ito, tayo daw yung nagsisilbing nagdadala ng Antichrist sa loob ng tahanan natin. So, pag naging lukewarm pala tayo, tayo yung nagiging sani, kaya naging nagkakaroon ng Antichrist sa loob ng tahanan. Kasi, yun lang ka. Yung
you couldn't careless of the progressive revelation. O yun pa. Dahil sa pahilo kayo natin, hindi na tayo lumalago. O, judgment is coming. So, nandito na kayong paghatol, tapos ganun pa tayo mo na hihilo ko pa tayo. Nandito na natin na yung paghatol. So, even if judgment will come, you will given you the repent of the chance. So tayo, sa panahon natin ngayon, binibigyan tayo ng chance na mag-progress, gawin natin yung progressive revelation. So nasa atin na yun kung gagawin natin. Pero yung oras natin balikin na. So after the Antichrist was king of two prophets, that is the beginning of his chastisement of the believer. So pag natapos na doon yung time ng two prophets, nandun na yung pahirapan na lahat ng mga believer. So yung mga maiwan, natural na kasama dun sa paghihirap. So, how would World War I apply to you? Paano ba ma-apply sa ating World War III? Earnest expectation, Revelation 8:20-23. God gave you an earnest expectation. Preach to the lost, share to the lost. So yung earnest expectation, so habang may panahon pa tayo, gawin na natin na mag-share sa iba. So hanapin na natin yung mga nawawala, mag-share na tayo dun sa mga iba na kaka. Kagaya ng ginagawa natin, yung ito yung kalooban ng Panginoon na hindi lang tayo dito, talagang saturate na tayo. So yung dumalabas na tayo para yung mga lost, inaano na natin para hinahanap. So what happened if you are not persecuted for the word? Roma. So, isi-share ko yung ano, nandyan pa kayo mga kapatid. No? Isi-share ko yung sharing ito ni na Brother Francis at si Brother Lito. Ito ay mayroong kinalaman doon sa pagpapaasawa sa anak at saka doon sa kalagayan ng iglesia. Pinag-usapan nila dito yung patungkol doon sa nag-undergo ng training kay Brother Francis. Sino ba yung nag-undergo kay Brother Francis noon? Brother Minan, sina Sister Lisa, tayo pa lang yung dalawa, no? Brother Minan, at yung iba. Ngayon, ang pinag-usapan nila dito, tanong ni Brother Lito, Brother Paron hindi naman siya, ano? Oo. Ngayon, ang usapan dito, bakit itong mga tinitrain ni Brother Francis ay hindi talaga naging pulido yung pagsunod? Unang-una dito, si Brother Jerry ay talagang masugid na tagasunod pero hindi naging perfect yung kanyang pagsunod. At ang sabi doon, bakit itong mga tinuturuan ay hindi talaga nakasunod ng gusto. Mayroon mga failure. At hanggang sa panahon natin ngayon, ay kung talagang sumusunod itong mga taong tinuturuan, dapat ay mayroong hello? Nag-distract ako. So tama yan, Brother Little, ba? Tanong yan sa kanya. Tanong sa kanya. Bakit itong mga tao na tinuturuan at alam nila kung ano yung mga instruction na dapat gawin, bakit hindi ginagawa nila? So, ngayon, in part naman kay Barbinan, nagpa-train siya pero nag-fill din. Ibig sabihin, nag-miss siya doon sa perfection. Ngayon, pagdating sa amin,
Sumusunod kami, tinitrain kami, pero pagdating ng araw, hindi naging pulido yung training sa pagiging, sa pagpapaasawa. Pero ang epekto nito doon sa ang nakasiblang sa amin, although both sides may sip dito eh. Ang nakapagsip dito sa both na nagpa-training ay yung pagpapatuloy at yung itinuro sa kanila. Baon. Ibig sabihin, ang nakapagsip sa amin ni Barilina ay yung training na ginawa namin, yung pagsunod naming pansamantala, pagsunod doon sa instruction, yun ang naging baon. Pero bago mo ituloy, Brad, ha? Kasi may akin yan, eh. Akin yan, ano? Oo. Baka kasi, baka misunderstood. Okay, yan. Kaya ako tinanong yan, at natanong sa kanya, kasi narinig ko rin sa inyo yan. Oo. Yung ikaw nun, nagsalita ka dyan, di ba? Meron kaming training, pero nag-failure kami. Sinabi niya yun, si Mena, ano siya? Yan ay part ng testimony. Kaya tinanong ko yun sa kanya, tinatanong ko sa kanya kasi at that time kasi nag-a-argue kami nung time na yun eh. Tinanong ko sa kanya yun. So, naging maganda yung ano, maganda yung resulta. Bakit? Mayroong baon. Dahil nagpapatuloy. Yun. Ngayon, kay... Pero yung sabi sa audio, bakit sila yung mga tinitrain, failure? Bakit hindi naging saktan? Bakit hindi naging perfect? Yung kanilang LCM dito, yung pagpapaasawa. Ang nasa isip ko niyan, yung umpisang arangkada. Kasi arangkada yun eh. Kumbaga yung, kumbaga kayo, nagpasabit yun, nagpasabit yun. Unang arangkada yun. Kasi ang narinig ko nga sa inyo noon, yung galaw niyo noon, pagsak kayo noon eh. Kahit si Mena, maangin siya eh. Bumagsak siya, bumagsak ka rin, di ba? Ngayon, yun yung tinatanong ko sa kanya. Kasi inaano ko siya, ina-argue ko sa dito. Kasi, bakit sa umpisa? Sa mga umpisa, sino yung mga nag-umpisa? Yun ang binanggit ko doon eh. Nasama ko pa si Brother Jerry, umpisa rin siya, bagsak rin siya eh. Bagsak. Sinabi rin niya yun. Tapos yun, hindi ko na maalala kung ano yung sinagot niya roon eh. Maganda yung ano, maganda yung sagot ni Brother Francis. Ang nakapag-save, bali si Sister Berna nabanggit din doon eh. Ngayon, Sister Berna, ang payo ni Brother Francis, although parang ang sabi ni Brother Francis, umaatras pa si Brother Jerry. Pero dahil lumapit sa Hong Kong, in-advise ni Brother Francis na pag-asawahin na sila kasi pag-aasawa ito sa anak. Pag-asawahin na kasi ang dahilan kung bakit pinayagan ng mag-asawa dahil yung lalaki ay sumusunod. Parang yun yung ano, yun yung access natin, yun yung guaranteed natin. Pag once na sumunod yung lalaki sa training at hindi parang kambing na mag-ano ba, magre-react, kundi sumusunod lang siya. So yun yung guarantee na pwedeng maligtas yung babae doon sa lalaki. Kagaya sa akin, hindi lang nabanggit ni Bar Francis na ako naligtas ni Lisa, si Lisa naligtas sa akin. Yun yung part namin. Kagaya kay Bar Minan, si Anne naligtas dahil kay Bar Minan. At si Minan naligtas dahil kay Sister Anne. Both sides dito ang nagiging pakinabang doon sa training na ginagawa. Ngayon, pangalawa, yung kalagayan ng hukom, although dati naging active ako sa hukom, ngayon, ay binabanggit dito, ay parang ang nag-ano na lang dito ay si Badamina na lang yung parang talagang tumatayo na para magturo talaga doon sa hukom. And then ako ay parang alamanin doon sa bagay na yan. Pero ang sabi ni Brother Francis, pwede niyong tulungan ang isa't isa. Pwede niyong tulungan si Badamina. Pwede niyong tulungan. Ako kasi, ito, subjective na to. Sa kalagayan ko, partially, ay mayroon akong jealousy, at mayroon akong hinihiling sa Diyos na nagigrip ang puso ko, na mayroong itinanim ang Diyos sa akin na parang kulang kong gawin, hakbangan yung bagay na pinapahakbangan sa akin. May grievance ako lagi araw-araw. Yung grievance na yan, yun yung training na ipinaon sa akin. So, ibig sabihin, mayroong apoy doon sa loob
na hindi ko ma-explain at yun yung Diyos yung may gawa nun. Spiritual jealous ba yun? Yan yung spiritual jealous na sinasabi ko dahil mayroong training na ibinibigay sa ating mga anak. Halimbawa, tanong gulong. Ang tanong gulong hindi consistent. Halos lahat ng magulang hindi consistent doon sa tanong gulong. Di ba? Ngayon, sa opposition, hindi lahat ng magulang kaya umupo doon sa kanilang mga anak to provide doon sa kanilang pangailangan sa kanilang anak. So, yung bagay na yan yung bigay ng Diyos sa atin para natin tutukan, para hindi tayo mangina. Tama ba yung ganun, Ina? Yung nagagawa ni Barang Ninan na hindi ko nagagawa, grievance sa atin yun. Hindi grievance ang tawag ko. Ano yun? Spiritual jealousy. Spiritual jealousy na dapat gawin ko rin. Iba kasi yung grievances. Ang grievance sa akin, ang pagkakaano ko ng grievance, mayroong kabigatan sa akin na dapat gawin ko na yun. Yung hindi mo nagagawa. Okay. Dapat kong gawin yun. Kaya nga, dito sa kalagayan ito, pero magandang term, Spiritual. Ang magandang term, aspire. Ano tawag nito? Pag-asam. Contrite? Parang may contrite. Iba yung contrite. Bagsak. Yung ano tawag doon, may problema ka. Aspire. Aspire na kinasam. Pero na kinasam. Hindi siya pupunta din sa jealousy. Yung spiritual jealous, ang spiritual jealous guilty yun. Hindi siya yung negative. Pag sinabing spiritual jealous, hindi siya negative. Tama. Positive. Yun yung nakikita ko. Kasi yung bagay na dapat ganun yung espiritu natin eh. Pag mayroon tayong bagay na hindi nagagawa, dapat mayroon kang contrite heart na magbagsak ang puso mo na dapat magawa mo. Yung ano, nakikita mo sa kanya, ano ba, kay Menan, nakikita natin kay Menan. Lahat naman tayo meron nun eh. Yes. Yun yung nagagawa niya, hindi natin nagagawa. Pero gusto mong gawin. Nahihirapan tayong gawin. Nahihirapan tayong gawin yung ginagawa niya. Sa akin, simple lang. Binigay sa akin ng Panginoon. Parang ano eh, taking it back the land, para tayong posisor. Yung bagay na hindi mo nagawa, dapat gawin mo. Ganito yun. Naintindihan ko na. Yung bagay na mahirap mong gawin, sa simpleng bagay, yung simpleng instruction, dapat mong sumunod ka muna before you complain. So, simple lang yun. Halimbawa, ang utos, ito kasi, example ka lang ng utos, ang utos ni Samuel kay Saul, patayin mo lahat ng hayop. Pati yung mga tao ron. Instruction yun. Simple lang yun. Patayin mo lahat. Wala kang titira. Ngayon, pag nagtira ka, failure yun. Tama ba? Ngayon sa atin, yung simpleng utos, tabihan mo yung anak. Pag hindi ka nag-overcome yan, lahat yan failure. Tama ba? Pangalawa, pag sinabing tanong gulong, mahirap lang tanongin gulong yung anak? Hindi. Pag hindi mo ginawa, lahat ng utos, failure yon. So, mayroong consequence in every command ng Diyos, even the messenger. Pag hindi mo sinunod, mayroong consequence. Ang consequence, doon sa hindi pagsunod, katigasan ang puso ng anak. Kaya naintindihan ko, para maipusis mo yung mga bagay na hindi mo na nagagawa, simple lang, kailangan mo munang sinunod. Kahit tumugot muna, tama yung sinabi si Teresa, na mayroong angel, yung three stages of born again, magiging angelopani, ang angelopani kailangan munang rubot, utos, kailangan diktahan muna before na magpusa ka na. So, ang ginawa namin dati although parang kasi ang pagsunod namin ando kay sumunod lang kami doon sa instruction. Sa nakita ko, itong lahat na sumusunod sa hukom, hindi lahat nila naintindihan kung ano yung instruction. Hindi nila na isa puso, hindi na ilagay sa puso nila kung ano yung instruction binigay sa kanila. Isip nila sa labas eh. Isip nila yung sarili nila, isip nila kaya yan. Pero hindi nila naisip
na yung instruction, yun yung magliligtas sa kanila. Pati dun sa mga anak. Pati sa anak nila. Oo, sa anak natin. Oo. Ngayon nakikita natin yung pag-asawa. Paano ba natin ilagay yung tamang pag-asawa? Saan natin pwedeng makuha yung pag-asawa ng ating mga young people? Unang-una, ang unang pipili dapat ng mapapangasawa dapat yung magulang dapat at o ang pipili ng mapapangasawa. Pangalawa, saan kukuha ng mapapangasawa yung ating mga young people? Sa sit-up. Kung wala tayong makuha dito, sa sit-up pwede sila magkaroon ng kaibigan, pagkakilanlan. Yun, doon sa matured na magiging relation, ibig sabihin, kaibigan, sa sit-up, may ikipag-sharing sila doon. May ikipag-sharing. Ngayon, doon sa sharing, lalago sila. Lalago yung mga young people natin na lalaki babae sa sharing. And in sense, manidevelop yung love, worship, and healing. Doon sa sit-up. Ngayon, pag hindi nagawa yan, kung ang interest ng mga anak, ang interest ng mga bata, ay wala doon sa word ang mapipili ng mapapangasawa ng mga anak, saan? Sa libutan. Sure. Sa libutan. Sure na sure yun. Oo, sure yun. Ako niniwala ako sure yun. Kaya dito ang sit-up dito kay Joshua, although meron akong nakikita deterioration dito, pero kailangan kong kailangan natin pagtulungan. In a sense na pwede rin kayong makatulong doon sa anak. Pero nakita ko kay Joshua na kanina, talagang kahit kunti lang mayroon siyang yung share niya, ikumpara mo doon sa bata, mas marami siyang share. Kung ituloy-tuloy yung sharing na yan, ang interest ng bata hindi na doon sa kung sino magpapakasawa. Ang interest ng bata kung paano sila makapag-bahagi, paano sila makapag-share, kung paano sila lalago. Ngayon, kung itong mga bagay na ito, nakita ng lahat na magulang, I believe, yung sinabi ni Brabanao na super church ang iglesia, napakaganda yun. Hindi pa tayo na-ano ito kasi. Hindi pa nakarating. Ang problem dito, kung ang lahat ng magulang dito, elders, ay makipagtulungan doon sa tawag nito, sa mensahe, ako, hindi ko masabi dito na 100% ay mapupulido yung kaisip ng anak ko. Pero I believe, pag ako'y sumunod, Diyos ang bahala sa kanila. Pero sa tinatakbo natin kasi, na-interrupt kita, brother. Sa tinatakbo natin kasi ngayon, yung possibility, according to Brother Francis, nag-usap kasi kami na araw. Sabi niya, survival of the fittest na lang daw tayo. Kasi kung ang takbo ng church natin ngayon, parang bound tayo for traditional. Traditional talaga eh. Pero hindi naman lahat nga ganun. Ibig sabihin, meron pa rin tumatakbo as the brilliance talaga sa loob. Kaya meron siyang, may sinasabi, church within the church. Pero that is a minority. Kaya sabi niya, yung minority, parang mangyayari sa atin, survival of the fittest. Ibig sabihin, ang mangyayari na kung sino yung makakasunod, yun talaga. Yun lang yung makakasurvive. So, dito, pwede natin pagtulungan. Ito yung maganda yung practice it. Pwede pagtulungan, himog sa lahat ng magulang, ano yung dapat gawin ng kanilang mga anak. Pag hindi yan nahimog, lahat ng magulang na gano'n ang mangyayari, dapat alisin sa kanila yung negative, dapat ang positive ay ilagay doon. Oo. Pag inilagay yung positive nila, I believe positive din yung gagawin nila. So, ang nagkita ko dito, pag once na nag-activate tayong lahat, kahit ito lang yung ni Brother Minan, kami, kay Brother Lito, busis yan ng iglesia, na kayang tumayo ang iglesia kahit dalawang pamilya lang. At yung dalawang pamilya na yan, yun yung magkakandal light, ibig sabihin, yun yung magbibigay ilaw sa lahat ng mga pamilya. Roman candle. Ngayon, tawag nito. Nawala ako. Roman candle. Yung Roman candle. Pag once na pinailaw yan, lahat,
nagkaroon ng manifestation. Hindi ako naniniwala na walang manifestation eh. Hindi ako naniniwala na ang iglesia babagsak sapagkat yung, sabi din ito ni Brother Branham, yung walking voice. Yung walking voice from the Garden of Eden throughout the ages, even Jesus Christ, may voice din tinig pero hindi naintindihan. At tinawag nilang thunder. Ngayon sa church ages din, may tinig din ng Diyos pag, hanggang sa pagdating ni Barbanam. Nawala na si Barbanam, tatayo ang iglesia. Tatayo yung iglesia sa pagitan ng limang sa limang kaloob, hindi pwedeng hindi mag-manifest ito. Oo. Ngayon mayroon tayong tinatawag. Si Barbanam ay sino ang nagsabi na turning in the corner? Si Barbanam. Barney Jackson nata yun eh. Hindi si Jackson, wala rin akong basa kay Jackson. Ang naririnig natin ang turning the corner, naririnig natin niya sa level 3. Meron ako nabasa ang turning the corner. Kay Barney Jackson. Kay Barney Jackson. Kay Barney Jackson, nagkaroon ng turning the corner. Ang turning the corner, when the seven seals open, yung Revelation chapter yung Revelation chapter 8 of 1963, nag-turning the corner si Barney Jackson. Kasi yung first pool niya, second pool ay healing at saka yung discerning. But when the revelation was come, opening up the seven seal, nag-turning the corner si Barbanam, hindi na nila masundan kung ano yung sinasabi ni Barbanam. Kaya alisan sila. Ngayon, ano ba ang turning in the corner natin sa panahon natin ngayon? New revelation. Ang sabi ni Barbanam dito, yung turning in the corner, yung ginagawa natin sa pamilya na tinatanggihan ng iba. Tinatanggihan ng lahat. So ito yung perfection natin eh. Itong panahon natin ngayon eh. Yung perfection, yung simpleng bagay na inuutos na hindi ginagawa, yun pala yung magpapasakdal sa'yo. Pati yung mga anak natin. Simple lang. Pabasa. Hindi mo magawa yung pabasa? Paano maisasakdal? Sasabihin mo, perfect na kami. Sakdal na kami. Nandito na yung bride sa panahon namin ngayon. At ako na yung bride. How come na ikaw ay naging bride? Hindi ka nga, wala ka nga ng revelation. Dapat may revelation na yung naisishare mo. Dapat lumago na isa-isa. Dapat lumago na lahat. Yes. Ang sabi na nga ni ano, hindi lang dapat ako tagapagsalita. Dapat lahat tayo, kahit yung mga bata, dapat tagapagsalita din sila. Yung ano, Brother Mangela, yung sa ngayon kasi, yung turning the corner natin ngayon. Kasi, gumaganon eh. Yung isang liko, hindi lang isang liko lang eh. Marami. Ngayon sabi ni Brother Francis, ito yung ginagawa natin ba? Every brother man, every... Bakit tayo tumatayo? Kasi, sabi ni Brother Francis. Si Brother Francis, ginagawa niya yung magulang tinatabihan, o kaya magagawa, o sino man ang pinapatabi, para ang mampon. Tapos, yung Biblia, bumukatin, babasahin mo, binaro, ito yung mag-message, ito yung bigay ng talata. Yung nagbabantay, pabubukas na doon sa ampun niya, yung Biblia. Yes, yes. Tapos, bibig kasi sa tenga niya. Yun yung bulong. So, yun yung ginagawa natin ngayon. Yun yung pinapalakas natin. Sa River Francis, kailangan lumakas tayo. Kailangan consistent tayo dito. So, doon sa bagay na yun, napakasimple lang nun. Pero pag sabi ni Francis, ito, usap kami kanina, pag nagawa natin yan, lahat tayo, pati mga manggagawa, gagawa na lahat. Kasi tayo kasi sa manggagawa, hindi tayo si eye to eye. Yes. Yung ano natin kasi, yung nakikita natin, iba eh. Uh-huh. Meron nakikita, nakakakitaan. Pero yung iba, hindi, magkapantay yung paningin doon sa mensahe. Iba yung paningin mo kaysa doon sa paningin ng isa sa'yo, sa mensahe. Kasi yung iba, ang pingin niya, nandun sa ibang bagay pa. Hindi pa doon sa, sinasabi natin, turn in the corner, ano? Hindi doon sa progressive pa eh. Ang tawag namin ni Brother Francis dyan, another gospel. Kasi once na lumiko na, iba na yun eh. Sabi ni Pablo, diba, this is not another gospel. Kaya magiging kalaban mo, yung naiwan. Kaya yung sabi, diba, ang kalaban ni Pablo, yung naiiwan, yung hindi na nakakasabay. So yung pag-iwan ng progressive revelation, kailangan lahat tayo sumabay doon. Eh. Sumabay. Kasi pag hindi tayo sumabay doon, eh tendency maiwan. Kaya eh, yung naiwan, na dati niyang alam, tama naman yun. Tawag ni Pablo yung another gospel na. Yung another gospel, yung hindi nakasunod doon na sa nakasunod. Kaya magiging kontra na yun. Hindi na siya makasabay. Tama yun. Arte ako niyan. Ngayon,
humihila ng tabo. Praise the Lord. Alam nyo, mga kapatid, para doon sa mga nakikinig ng video, yung simpleng utos na tabihan, dito meron tayong ampunan. Doon sa ampunan, ang laki ng epekto sa anak natin. Tama. Ang unang maiiwas doon, yung ADHD ng bata. In-implement ko unang bisis, pag ginawa mo ng isang bagay, may anointing ibibigay ang Diyos sa'yo. Ngayon, yung pagtabi lang, simpleng pagtabi. Ang simpleng pag-ampun at matutukan mo yung pamilya, anak ng pamilya mo, ng ibang pamilya, pag yan ay natutukan hanggang sa matapos yung preaching, tingnan mo yung take note nila, magkaiba doon sa walang tuto. Tama. Ngayon kung lahat ng magulang ganun, lahat ng mga magagawa ganun dito sa iglesia, I believe, na itong iglesia na to, nakakasabay, diba? Nakakasabay. Halos lahat nakasabay. Tama. Hindi sila maiwanan doon sa mensahe. Tama. Amen. Oh. Ay, talaga naman, sabi ko, parang, kaya sinabi ni Paul, I am the prisoner of Christ. I am the servant of Christ. I am the, yun yung kalagayan natin. Mayroon kang init na nandun sa loob. Yung init na yan, dapat kay pasa doon sa mga anak natin. So, naniniwala ako na hindi pababayaran ng Diyos pag once na ikaw ay sumunod ka lang sa simpleng instruction. Turning the corner. Hindi babalik ang salita ng Diyos na mayroong kasiraan sa kanya. Oo. Pag once na ikaw ay sumunod, Diyos na bahala roon. Sa maghahanap ng mapapangasawa, ay kailangan nila ay lumapit doon sa counselor. Pag hindi sila lumapit, iba yung magka-counsel sa kanila. Malaking chance sa mga kabataan nga natin ngayon, napakalaki ng kanilang chances. Malaki yung chance nila kung sila ay lalapit doon sa kung hindi sila magpapasabi. Marami ng ebidensya. Magpapatulo lang talaga sila. Kung magpapatulo lang, hindi lang magsariling discount, hindi lang sila matigas yung puso. Gaganda yung buhay ng pamilya. Amen. Oo. Kasi kahit ako, sinasabi ko, ngayon pa lang, kung mag-asawa yung anak ko, at sa akin ipapaalaga ang mga apo, hindi ko pwedeng tanggapin yan. Hindi ko tanggapin yan. Nag-alaga ko ng apo. Hindi ko pwedeng tanggapin yan. Salamat. Oo. Pag ikaw mag-asawa, sipalit ka. Dapat kaya mo yung tayuhan bilang pamilya. Kaya kasi nabi sa Genesis na when a man, kung sila ay nagbikapuan sila, iiwan ng babae ang kanyang magulang, magkakaroon sila ng sarili. Pero ang nakikita ko dito, hindi naman si pare, kundi yung decision ng anak at yung nag-asawa, hindi na pwedeng pakialaman ng magulang, kundi sila na mismo yung mag-decide. Because binigyan sila ng right decision to decide between right and wrong sa mag-asawa. Hindi ako natanggap. Kung gusto mag-asawa, mag-asawa sila pero hiwalay. Hindi ko kayong tulungan yan. Hindi naman siguro aabot doon. Hindi nga siguro, hindi ko alam kasi 2018 daw, lakyon din. Tingin ko sa kalagayan mo at sa sinasabi mo, hindi mangyayari yan sa akin. I believe pag Diyos na yung kailangan mo lang sumunod. Kasi, diba, kanina, nakita ko naman sa iyo, sa sinasabi mo ngayon, reading between the lines and by the Spirit of God, na yung sinasabi mo, you are sincere. So, doon sa mga anak mo ngayon, hindi mo yan papayagan na mangyari. Hindi ko talaga. Ang sabi ni Brother God, kung nabasa niyo yan, if you will be sincere, yes. No? Nabasa niyo yung if you will be sincere, mangyayari. Kaya nakikita yung mga anak natin dahil hindi tayo sincero. Yeah. Yung pamilya lahat, hindi sincero dun sa mensahe. Yeah. Although nakareceive ng message, pero nakarinig lang sila, pero hindi sila sincero gawin ng bagay. Yes. Oo. So yung tinig na to ay talagang bigay ng Diyos para palakasin tayo para doon sa pamilya. Ang tanong lang, if you will be sincere,
doon ang victorious eh. Hindi ka hindi mo payagan eh. Mo yun yung key. Binigay sa iyo yung key of David. The kingdom of... I will give you the keys of the kingdom. Yung keys of the kingdom, ibinigay sa iyong kamay. Kung ibinigay kay Pedro, hindi ba daw ibinigay sa iyo? Binigay din sa iyo. Amen? So yun yung kalagayan natin. And I, source of the king, di ba? Pinahawak ng... sa my vision, pinahawak ng Diyos sa kamay ni Brother Branham yun. Yes, so, king, diba? The source. That is the authority of the Lord. Yes, so. Kaya si Brother Branham, nagmi-ministry niya, ayaw niya talaga mangyari sa anak niya, sa family niya. Yung alam niya talagang dapat na hindi mangyari. Sinabi pa man, itataya niya ang ministry niya. Bakit niya si Joseph, si Rebecca, si Rebecca, si anak niya. Talagang mabakslay, diba? Buko pa talaga si Brother Branham. Pero dahil sa niya nila, kasi talagang hindi itataya si Brother Branham. Bumalik silang lahat sa gawain. Yun. Kailangan ko lang maging sincero. Oo. Yan yung kalagayan ni Brother Branham. I will not disobey God's command. Yun yung ano ni Brother Branham. Kanina, hindi na ako nagdalawang isip na ano yun, bigkas yun doon sa kamanda. Kayo, wala kayong asawa. Pag hindi kayo nagpa-cancel, saan kayo kukuha ng asawa? Hindi nila alam. Ngayon, ano yung pwedeng gawin? Bakanting oras. Ano pwedeng gawin? Pumunta kayo sa Facebook. Pumunta kayo doon sa Cubio Chronicles. Magpa-add kayo sa lahat ng group. Ngayon, puntahan niyo yung Cubio Sergeng Kawakasan at mag-download. Nagkaroon pa kami ng workshop kung paano mag-download ng mga audio-video sa mga ano. Yun yung dapat gawin nila doon sa ano. Ngayon, pangalawa, kaya binigay yung USB para lagyan ng mga video, mapanood nila at saka yung mga kanta para magkaroon ng mga kanta doon. Ngayon, kung ang lahat ng manggagawa ganun, para speak the same thing, ganun ang ipinapayo sa lahat ng kanilang mapupuntahan, I believe, ang salita ng Diyos ay magbubunga din sa kanilang pamilya. Hindi nila pwedeng tagihan. Hindi nila pwedeng tagihan. Naalala ko lang, ito parang subjective na to. Nung nagkaroon pa dito ng intercessory, ay nagkaroon kami ng prayer dito at nagkaroon ng tawag nito ng nagkapuspusan. Naalala ko, paglabas ko doon sa pintuan, mayroong tinig na nangusap sa akin. Sabi niya, lumabas ka at mayroon akong papakita sa iyo at mayroon akong ibibigay sa iyo. Paglabas ko sa labas, dyan sa labas, tumingal ako. Alam niyo, parang gumuhit ng espada doon sa labas, gumuhit. Natapos itinuro sa akin, tingnan mo yung espada na yun. Sa'yo yan, gamitin mo yan. I believe, ang sabi ni Brother Branham, kung ang mga bagay na yan ay hindi tugma doon sa scripture, huwag niyong paniwalaan. Pero yan ay tugma sa scripture, dapat mong sundin. So ano ba yung sword na yan? Mayroon na nakalagay sa Hebrews chapter 4, verse 12, na the two-edged, tawag dito? The sharp two-edged sword that divided the asunder even the intent of the heart. So yun yung ano, yun yung tinatawag natin na authority, which is the sword. Ibig sabihin, sandata natin yun. Ngayon ang tanong ko, Panginoon, ano yung sandata na gusto kong hawakan? Yung bagay, matagal na yun na inan ako. Yung sandata pala na yung hahawakan sa ngayon, yung training na ipapagawa sa'yo ng Panginoon. Wala nang ibang sandata, maliban gawin mo yung pinapagawa ng Panginoon sa'yo. Wala nang ibang sandata maliban doon sa training. Kasi yun yung authority mo. Yun na yun eh. Kita mo yung ano, kita mo yung hukom natin. Sa hukom natin, mayroong limang kategori. Doctrine, Berean, PTE, LCE, at saka Progressive Ministry. Yung keywords dito, yung master key, dito yung pagka-Berean. Ang pagka-Berean, kaya mong handle, i-open to unlock all the mystery. Yun yung King's Word mo. Pag once na hinawakan mo yan, I believe na itong Iglesia na to ay pagbublog ito. So, napakaganda. Sana, sabi ko, sana lahat sa Panginoon. Sa ngayon kasi tayo, although we are the workers of Christ, di ba? So, wala naman doubt doon. Kaya na, doon sa level kasi ng understanding, hindi tayo kasi pagtay-pagtay pa talaga. Aminado tayo dyan. Pero hindi naman natin pinuput down yung mga hindi makakasabay kasi
Dati rin tayo nag-aaral mo. Hindi naiintindihan din natin na hindi pa nila nakikita. Tama-tama yun. Hindi pa nila nakikita kasi hindi kasi pa nila nasusubukan eh. Nakita na nila by understanding. Pero yung kulang kasi yung gawin nila, yung mag-step doon eh. Yung kasi yung talaga ang kulang. Kaya pag nagawa, humakbang siya doon, doon niya ma-realize. Doon mag-realize sa kanya. Tama pala, di ba? So doon tayo, yung pa yung inaabot natin sa ngayon. Na yung sinabi, we speak the same thing. Ina-apply kasi yan doon talaga sa naka-hakbang na talaga. We're just speak. Kasi kahit sabi mo, clear na naiintindihan by message. Diba? Through Brother Francis, naiintindihan ng lahat. Pero dahil hindi humakbang, hindi niya ma-experience talaga kung ano yun. Mayroon tayong clear understanding in a certain level. Yes, pero hindi lahat, hindi na, ano. Pero darating yung araw na ipapaunawa sa iyo yung Panginoon, kagaya kay Nabucodonosor. Diba? Binigay sa kanya yung kapangyarihan. Pero anong nangyari? Kumain muna ng damo bago ma-realize niya. Ano kasi siya eh, nagmalaki siya kasi, di ba? Oo. So, isa yun sa na-realize natin dito. Ngayon, sa akin, in my part, yung mensahe na to, kailangan mo lang hakbangan. Hindi mo pwedeng takasan. Kasi nandiyan yung mensahe. Hindi ka makakatakas. Mahapulin ka ng mensahe dito. Oo. So, God bless at nawa ay nabagbala ngayon ng Panginoon. Amen. So, yan. Opo. Amen. Focus. So, yung akin, yung tanggad ko, iingat, dinishare ko kanina lang yung parang dagdag lang ko yung enlightenment din doon sa inaano natin na training. Kasi yung communion 2018, maganda ba? Hindi ko makaila pa sobrang ano na bakit. Ang inaano ko doon, sabi ko, sometimes we use terms as general term. Like word sharing. Diba? Sharing. How do you share? Sometimes we use term training. But it can be generalized term when you are in the message of vocal ministry. But yung counting na nasilip ko doon, I wanna try because I like to do it. Tagalog ka na eh. Hindi ko sinasabing ano, kung okay lang kahit tag-dish nyo. Then, try ko lang. Paano yung makapunta ko? Huwag sa North, ha? Mapunuin mo yung hindi, ang gusto ko lang i-ano, makikita. Ang sarap kasi, yung training, parang you are in the, ano, binigyan ko ng typology yung dalawa. Nung si Pater Branham and the Bible Ministry. Then, Moses and Joshua. Ministry. During Joshua's ministry, nung tinake back na lang nila yung land na to be Israel, they know what to do. But remember, with Joshua, in-inherit na nila yung land eh, the 12 tribes of Israel. But, what is the message of Joshua to them? Dun sa 12 tribes. Yung 12 tribes, siyempre, he positioned the 12 tribes. But, what are they going to do? So, they are in the land, in the Canaan. But, ano, paano gawin yan? So, he divided it into 12. Ah, dito ka, Levi. Ay, si Levi, wala. Dito ka, Dan. Dito ka, Gad. Dito ka, Asher. Dito ka, Judah. Pero, paano yun? Eh, may kalaban sa loob. Of course, pinatay muna nila yung makalaban nila before, di ba? Siyempre, yung malaking kalaban, yung, ano yung malaking kalaban sa message? Giants. Hindi anti-message, ha? Anong malaking kalaban dito sa loob ng training? Sariling discarte. Yung Nicolaitan spirit, sometimes I have that.
Kaya sabi ko, ang Nicolaitan spirit hindi siya minsan vulgar. Ang Nicolaitan spirit, yung pagiging inconsistent mo sa ginagawa mo. Another gospel, Nicolaita. Yung pagiging inconsistent mo bukas, hindi ka na naman ganun. Ito yung nakakasawa na inaayawan ng iba. At bakit paulit-ulit na to? Hindi mo pa kasi nakukuha eh. Hindi, ito nga, yan nga, tama. Pero, you need to be consistent. Kasi meron kang goal. Kaya ka paulit-ulit na ginagawa yan, may goal ka eh. Hindi pa tumalaki ang anak mo eh. Bakit maghihinawa ka tumabi? Ba't nanghihinawa kayong pabihan si Rap-Rap sa kasi Deral? Hindi pa yan may impermo, kahit ngayon mag-Nicolai kayo sa inyo, hindi pa agad-agad eh. Antayin niyo yung bunga bago sila may impermo. Pero ngayon, huwag yung paghinawaan. Diba? Yung consistency mo na paghakbang mo sa simple lang. Kaya sabi ko, I use the term training and sharing and set up, but how to do it? How? Specifically, what you're going to do, ito yan. Specifically, deep with details. Yun ang, ano, sabi ko nga, sometimes, pag sinabi mo doon sa mga patiran yan, magpahukom session ka, hindi rin nila alam, paano gawin? Paano ba buong, hindi magtatanong yan, paano bang unang step? Ah, nalapit kay Father Francis. Kailangan may notebook. Matapos nun, inilist na lahat. Diba? Ngayon, yung isa pang, yung gusto ko din i-share doon sa pag-aasawa, inisip ko din yan. Paano kaya yung pamangkin ko, si Denay, si Kambal, si Sampo? Paano kaya ako? Sino kayong mapapangasawa nito? Eh, 18 na si Denay eh. 19, 20, 21. Nandun na sa age of ano, pwede na silang mag-asawa. Ang isip ko, sabi ko, eh ang pagkakaalam ko, talagang ikaw ang maghahanap na mapapangasawa ng ano mo. A stringer, ikaw talaga. Ikaw ang muna nililigawan. Hahanap ka, oh. Sige. Set up? Set up. Pero, ikaw yung niligawan. Hindi sila. Kaya ngayon, gustong mangligaw kay Delay, sabi ko, daan mo na sa akin. Walang daan sa iyo. Kung hindi kakausapin yung hukong trainer, bawal kahit set up, kunyari lang minsan eh. O sharing. Pero behind the back, may PM-PM. May PM-PM na sa messenger eh. Di naman tayo bago-bago lang eh. Nagdaanan natin yun eh. So kung may resources ngayon sa Facebook, may messenger, merong Twitter. Ito, dyan ako. May Twitter pa. Merong ano, Instagram. May Instamag. Merong pang emo. Instahab? Pagkainat yun. No, Insta. Hindi mo alam ang Instahab. Kainat yun. Instamag. Instahab yun. Pero may Instamag pa. Instamag. Ang Instamag ay nandun din. Mas ginagamit ng iba yun compare sa Facebook. Kaya si Jerome, hindi ko makita sa akin. Hindi ko makita sa Facebook. Nakikita. Pero nasa Twitter. Twitter, oh. Mas ano daw eh, mas may height mass. Para hindi mo sundan yan naman sa... Oo, para hindi ma-follow. Hindi kasi sa Twitter pa. Pero yun nga, nakita ko, sabi ni Brother Francis, kaya usap kami doon, ang isang pinaka safety ng anak mo, yung naglilid na siya ng gawain. Pag siya ay naglilid na ng gawain, believe me, kaya niya panatalihin yun. Ibig sabihin, nandyan ka, katuwang ka, tutok ka pa, pero siya nag-start ng gawain. Sabi ko kay Mother Pansy, si Kambal, sila kasi yung nag-start ng gawain with Simon doon. Sila yung nag-ano. Sabi ko, anong paano gagawin na si Kambal? Sabi niya, basta manatili, ganyan lang. Basta tuloy-tuloy ka. Tapos patuwa mo na ng pabasa report doon sa mga bahay-bahay. Ano ba? O sige, pagka
Napabasa mo na yan sila? Napaturoan mo ng pabasa report? Unti-unti yun. Sabihin, may nagkakaroon sila ng protection setup. At gusto ko rin mangyari ko sa inyo, mga youth. Hindi pa naman huli ang lahat sa inyo eh. Diba? May time pa na para mag-turn corner. Kung nandong kayo sa bagay na laman, turn corner. So, I do believe yung ating training ay napakaganda. Kasi, sa totoo lang, hindi ko, for me, napaka-enjoyable ng training ng hukom sa amin. For me, pati doon sa pamilya ko sa Santo Niño. Kasi, pag sinabi ko kay, sa kanila, itong gagawin, automatic eh. Pag sinabi ko, ito. Pag nagsabi nga ako sa kanila na, kumusta yung opisina dyan, natatakot na talaga sila eh. Pero, pinaparamdam ko sa kanila yung takot, with respect. Then, nandun din yung ano, admonition. Kaya lagi, sinasabi ni Francis, yung admonition na sir, there was a time na mag-a-admonish ka, pero there was a time to serve. Pero huwag mong pagsamahin yun. Diba? So, for me, my personal ano encounter sa message ng hukom, very ano, pag pumasok ka dun sa loob, nung una parang ang hirap, diba? Parang hirap, ako nahihirapan ako before. Pero sabi ko, it's matter of my decision, it's matter of my consistency, it's a matter of my, ano, yung isang hakbang mo lang, pag gusto mo talagang walang dahilan eh. Diba? Susuungin ang lahat eh. Pag gusto mo pumunta ng Pilageral, hindi ka kayang tigilan, ma'am. Hindi pwede, kailangan namin pumunta dun eh. Magpa-practice kami. Kahit harang ka pa hindi, ma'am, pumunta talaga. Pero pag ayaw mo, kahit wala namang reason, ay, ayaw ko talaga. Yun din ang, ganun din ang labanan sa training. Paano yung training natin? Yun nga, sabi ko nga sa inyo, ang training, sa loob ng training, na word na training, generalize yun. Sa loob ng training, marami pang detalye. Kaya, for me, may personal ano sa aking pamilya, kay Simon, kay Kambal, ako, hindi lang ako for Simon lang eh. Na, alam nyo, napunta ako doon ulit sa Tech Road. Kasi nagkaroon kami ng problema sa bahay. Then, parang sinadya talaga ng Panginoon. Actually, hindi naman ako may problema. So, nagkaroon kami ng ano sa bahay, si Nico. Then, I decided na hindi na ako babalik doon sa bahay. Then, until now, hindi na ako natulog sa bahay. Tapos sila din nagbubunda rin. So, siguro that's time para ano, yung sabi ko, ang ganda ng ganyan. Kasi yung kapatid ko, nagbukod na rin isa. So, sila Jelay, Kambal na lang tatay nandun sa bahay. Laki ng bahay. Pero sila na lang, ilan sila? Apa, lima? Pero, yun, maganda siya kasi mas may power ka today. Diba? Mas may say ka. Pag sinabi mo lang yan, may say ka. Why? Kasi, hinakbangan mo na, nung ginawa mo pa yan, pag sinabi mo lang ng simple, before nung nagtuturo ako dito sa home class, nababurn out ako. Parang gusto kong pasanin ang lahat. Parang hirap kasi parang gusto kong pilitin talaga pasunurin lahat ng mga magulang. Especially, yung sila Sister Shirley, kayo, and the family. And, sino pa? Sila Pastor Jerry. Yung mga anak niya, no? Even yung may family. Ang hirap ng trabaho na dinaanan ko talaga. At, napakahirap because of training na hindi ang kami sumunod. Yung sinabi ni Brother Mediana. Yung failure, nung unang bugso. Napakatindi ng failure. Pero alam niyo ba, napakasaya ko kasi kami yung benefactor lahat. Amen. Ang benefactor nito, sige, alam mo yung nakikita ko sa nakikita ng iba?
hindi ko na ma-express sa kanila, nag-i-enjoy ako compare na sa iba. Kasi mayroon ako nasisilip na hindi na nasisilip. Pero hindi ko lang pwede pilit. Ito yung sinasabi eh. Gagawin ko na lang, aabot na lang tayo. Naging ano, nakakatawa kasi ito si Jerome. Dati hindi ito masunurin eh. Dati nadadala kay ganyan, ganyan. Pero sana hopefully tumagos pa kay Rap-Rap, kay Patrick, kay Oya, kay Jana. Diba? Para total kayo, kasi yung virus na yan, humahawa din yan sa inyo. May virus yan eh. Para kayong naging zombie, na-control na lang kayo na sa libutan. Pero kaya ma-disinfect kayo, ma-quarantine. Paano quarantine? By using the message, the word. Of course, unti-unti yun, may ano, paano gagawin? Uupo. Yan lang that. Antidote, yan. Diba? Pwede sabihin natin message sa salita ng Diyos. Pero may specific ba eh? What is the specific message na makakapagbigay sa inyo na ano? Antidote. Pwede pa sabihin ko sa inyo, mahal ka ng Panginoon, Brad. Ah, ano ka? Predestinado ka mo? It's no effect. Ah, kailangan mo mabautismo. Kailangan mo talagang maging seryoso sa Panginoon. Kahit anong sabi po din yan, siguro. Pero iba to. Pag umupo ka dito, tinabihan mo sila dito, tinatanong bulong mo sila. Robot yan, sinabi ni Lisa. Robot po na. Pilit. Inis na inis sa'yo. Inis na inis sa'yo yan, yung espiritu na yun. Inis na inis yun, pero pagka umupo mo, unti-unti, lagi mo lang gawin yun. Later on, 1 month, 2 months, 3 months, nagbabago na, di ba? Parang gusto ko na lang yung ginagawa na ganito. Una robot, pero later on, iba na. Nakakakusa ba, Gerald? May epekto ba yung kakakulit ko kay Sister Nene? Sister Nene, sabi mo talaga si Gerald. Spread tayo na. Enjoy yung food, di ba? Kaya ako, sabi ko, at suko lang po nakikita niya yan. Ang sarap niyan. That's enjoyment yung pamilya. Amen. Lahat tayo, like Brother Magena, sila Pastor Nico. Mayroon pa ba? Brother, ano, si Brother Ruel sa anak niya. Kahit pa paano, di ba? Meron kayong bonding sa work. Pagka, tumabing na natin ko pa. Ito, comment ko nga dito. So, kulang lang sa ayuda to. Kulang lang to sa... Of course, mayroon ang pinahayag ang Diyos kay Brother Madera, kay Pastor Lito, sa akin, kay Brother Francis, kay Brother Robert. Yung thunder nga yun eh. We have our own dealing to God. Diba? Siyempre, of course, hindi yung magkakaparehas. Pero we speak the same thing. We have the same mind. We have common denominator. Siyempre, of course. Bukod pa doon yung Ephesians 4:11, till we all come in the unity of the faith. The unity of the faith is not set of doctrine. The unity of the faith, yung sinasabi ni Pastor, the same common denominator na meron tayo. Kahit hindi tayo nag-uusap, it is speak the same. We agree to one another. You agree to one spirit. One spirit, let this mind be in you, yung spirit in Jesus Christ. Kaya, yun sa simpleng pagsunod mo lang, may blessing. Pero, yun nga, sabi ko nga, for them na magsisimula pa lang, talagang mahirap yan. Pag ngayon ka pala hakbang, kasama mo yan. Talagang parang baka. Kaya parang, kahit sabi nila, kaya ko ang ganda, hindi ka. Pero naranasan ko talaga ang kapatid. At ngayon, hindi talaga tayo dapat mag-relax. And until now, I am very conscious dun sa gagawin ko. Kasi talagang babantayan ko yun. Then sabi nga ng Panginoon, lagi tayong mag... Yung fervent prayer, yung laging nagbabantay ka, yung watch, court watch. So lagi kang magbabantay. Kasi minsan talaga makakalusot yan. Minsan parang ang ganda na ginawa ko. Sige,
O oh, sige, minsan. O oh, sige, upo na lang muna. Kung hindi mo nagpapaalala yung iba, teka, hindi. Kaya nga nalulungkot ako, sana makaisa natin talaga yung kapatid. Kailangan maisapay mo, brother, na yung naiiwan. Yes po. Yung mga naiiwan. Then I do believe, sabi nga ni Pastor Badman yan, yung malalite, kaya natin ito with Pastor Umi. Kaya tayo lang ngayon? Kaya natin dalahin yung church with Pastor Umi. Kayang tumakbo ng gawain. So ngayon, habang tumatak ng gawain, hindi tayo. Ito. Pero mabigat, parang na, nababagalan ka, di ba? Mababagal, bagal eh. Bigat, kasi hindi. Mabigat ang hila. Kasi dami, ang dami umaatras eh. Hindi magiging nabagal. Kung lahat, halimbawa sa service, dapat meron na tayo may tuway na kanya-kanya na isa-isa, na kanya-kanyang hila. Kanya-kanya yung hila. Yes. Totoo yun. So for the meantime, sabi ko kanina, yung siyempre hindi pa nga full level yung maturity. Hindi naman tayo nagbibigla at nag-aal po, oh, ganyan ka. Hindi na gano'n eh. So ang nararamdaman natin, pag-ibig eh. So ako, sa nararamdaman ko talaga, napaka-ano na. Pero siyempre, nandun yung review, nandun lahat yung koresyo. Pero ang problema ito, ito lang eh. Di ba? Pupunta, pakinggan niyo po. Napakalaking privilege na pinahawak sa atin yung message. Napakalaking privilege nito. Huwag na huwag mong bibitawan. Mahirap ibigay sa iba to. Kasi pag binigay sa iba to, kawawa ka. Kaya, kailan may pressure to. Anong message? Kung marami sincero din tao sa dinamitang grabe yung sincero. Tatanaw, bakit tayo lang nakakakita? Hindi nila nakita yung nakita natin. Maraming sincero, umiiyak pa yan eh. Umiiyak pa kahit sa dating daan, lahat sa iglesia ni Cristo, lahat they are sincere. They are sincere. But the sincerity, hanggang doon na lang, hindi na humakbang. Diba? Pwedeng mangyari yan sa inyo. Kaya, itong message, ang message na sinasabi ko, hindi message si Brother Branham lang. Ang message na sinasabi ko, yung perfection message sa fivefold ministry. Na napapunta dun sa, fivefold ministry, papunta dun sa home ministry. Nung naalala ko, may sharing si Brother Francis sa audio, pinagtatawa na nila si Brother Francis. Sabi nila, pakinggan nyo ito. Sabi niya, ano ba naman ito? Ba't, di ba may fivefold ministry ang topic natin? Ba't nasingit yung home ministry? Sabi ko, that's minister's meeting sa Galego. Sabi niya, sige, pabayaan na natin. Pero, agree sila, kailangan mo magpukum sa pamilya mo. Yung Galego, mag-agree? Oo, mag-agree si Pastor Nesto, si Pastor Danny, even si Rowell, Pastor Rowell Sorian. Na-video yun? Naka-video, parang umagi sila, oo, tama, oo, kung talaga tayo, tayo ang dapat maghumatol. Pero yung hukong ministry mo ang ayaw sa ngayon. So parang yung term, agree naman eh. So, yung laman, di siya walang tutol. Opo, pati yung laman. Pamagatlan. Sa kasamahan, dating kasamahan. Hindi, dahil lang hindi Francis si yung may author eh. Kung hindi si Brother Francis, tanggap eh. Si Roel lang galing yan. Sigurado yan. Ito, thumbs up. Hindi tinigil siya natin eh. Kaya ito, yung ginawa nung comment sa sincerity. Yung sincere sa na ibang denominasyon, ang sincerity hindi sa Diyos. Ang sincerity nasa emotion lamay. Organisasyon nila. Yes, tama ka. Nicolaitanismo. Yan. Pero meron din talaga sincere sa Diyos. Ang problema, binakuran ng pastor. Kinulong. Ang isang anong paraan, yung sinasabi ni, mabuti may nagbigay ng USB. Yung message doon sa terabyte at yung video audio, pinuburo yun. Sa totoo lang, ako nag-i-enjoy ako. No? Lagi kong pinapakinggan yung message si Mother Francis. Nandun sa sasakyan. Ano? Di ma? Simpleng ano lang eh. Ito. Simple lang na yung USB. Tapos ilagay mo sa TV. Tapos panoorin nyo lagi. Yan lagi.
Matatanggal, parang mahuhugasan yung mga masasamang espiritu. Paano kayo pinamakayam mo? Yes. Oo. Pwede ka kay Jela eh, kung magiging katulad mo. Diba? Ay, kayo tatlo. Ay, nakaflash! Ah, tatlo kayo. Nakaflash siya! Kung aabutan niyo yung ginawa ko, hindi ko kayo i-train eh. Pwede. Kaya ito siya sabi ko sa inyo. Kailan ako gusto niya? Uy, po. Maganda ko lang ka. Magpa-train na kayo ngayon pa lang. Yun nga, sa akin lang ito for Delight. Kung kayo ay magiging mature at mag-handle at pwede ko kayong magamit sa mga outreaches, okay, consistent na. Nasabi ko nga, in-level na maturity na katulad kay Kuya Melon. Is it possible ba yun? Pagka hindi talaga, may isa na lang siyang single. Kaya sabi ko, Delight. Parang... Tandang dalaga ka yata eh. Kaya nga sabi ko, wala, mahirap doon naman doon sa Entek, baka inikulay pa. Hey, meron. Babae ka kasi. Meron. Okay, Jelay. Basta yun nga, ito nga sinasabi ko nga sa akin, hint na to. Okay? Papayag ako kung papatrain na yun. At magiging, kayo yung tatayo na dito sa mga dito. Hey, hindi siya basta-basta. Kung alam ko lahat kayo tumatayo na. Pero ang problem, gaano kayo titindig doon sa message? Diba? Magiging short katulad. Palitan mo yung mic. Matsungit daw. Paano lang to, ma? Kala mo lang madali. Pero hindi yun basta-basta. Pero unti-unti, subukan yun. Magiging madali na. Hindi, ano lang kasi, kahit nahihirap. Saka isipin yung ginagawa niyo dito sa reward sa isa. Oo. Pero yun ay isang hint kasi Jenna 18 years old. 23. 5 years na lang, pwede mag-aasawa na. So, gusto ko siya ilagay dun sa pahay. Nakatrasado ang setup. Kaso ang training natin, 10 years. Kahit 17 years pa eh. Pinamadali mo na. Oh, kasi gusto ko din naman may ilalim sa maayos na kaisa natin doon sa mensahe lang. Kasama mo sa gawain eh. Atrasado sa okay, setup. Atrasado lang ang kailangan talaga siyang makasetup eh. Pero ang gusto ko sana, gusto ko sana ano kayo, kung mula sa pagkabata na training na siya hanggang sa maturity, nakita yung development ng maturity. Walang problema sa LCM. Walang problema sa LCM. Yun na, ang isa talaga na. Hello, napakaganda na. Eh, ito ba, kayo ay, you are under training, mapalain pa kayo. Si Jelay, medyo sabihin natin, 100% yes. Ano ko lang, yung lalaki, kailangan 100%. Kasi na, masusure ko na hindi siya mapapahamak talaga. At talagang titintig din, katulad ng tinindigan ko, hanggang sa dumating ang taon. Diba? Para, kasi hindi tayo mamimili. Kung kahit pangit yun, kahit pangit, pakinggan niya ba? Kahit pangit. Wala namang pangit ah. Ano yung kasi minsan, mga youth, mga tumitingin sa mukha eh. Kahit hindi ganun kagwapo, ang mahalaga, susunod eh. Susunod at willing magpatrain. Ah. At talagang iaasam niya yung magiging anak niya, magiging katulad din ng ano. So yung heritage na ipapamana mo kay Delay, heritage yun, magiging katulad ng lahat ng so parang si Abraham, yung anak niya, patriarch,
yung apo niya, patriarchs, hanggang dun sa apo sa tuhod. Hanggang dulo, hanggang sa atin, we are the sons and daughters of Abraham. Sa pangako, di ba? Tayo yung pangako, sa pangako. Siyempre, si Jesus yun. We also. So, yun. Yun lang, kaya ako, hindi ako nalulungkot kasi parang, ang sarap sa training, masarap sa message. Ang kulang lang yung consistency natin. At willing ka talaga, yung paghambang mo. Paghambang mo. Sir Francis, din tanong ako eh. Thunder, pwede maraming paksa. Isa tong thunder kasi
Ito ang solusyon sa problema nyo. Maliit pa yan, problemahin nyo na isipin nyo yung sarili nyo, tinatakot ko yung magulang. Takot din yung mga magulang. Oh, gusto nyo ba? Di ba tinatanong ko yung isang nanay nito? Gusto nyo ba, Sister Lina, mapangasawa niya ay Sir Vente sa school magiging? Siyempre, ayaw ko. Oh, ayaw mo. Anong gagawin natin? So, wala na itong follow-up. Oh, yung tatay, na-follow-up, nalimutan din. Kailangan lahat kayo mag-follow-up. Kahit dito. Kanina, in-advise ko yung sa taas. Oh. Di ba may assignment ka? Sa FB na nga maghahanap ng ka-sharing eh. Hindi pa nagawa dati, nalimutan lang tuloy. Oh. So, yan ang kailangan natin yung consistency at kailangan natin yung ayuda. Kunwari, ako, bumulong ako, napagawa, pero nalimutan. Kung lahat kayo bumulong at lahat kayo nagre-record. At baka yung mga hilaw na magulang, yung hilaw na nanay, baka hindi na marunong talagang may lang, takot siya yung anak niya, ano mangyari? Dahil maraming nagpa-aral eh. Tinutukan niya at babago. Hindi naman problema. Naglalibang ng cellphone habang nagtuturo tayo. Eh, hindi nyo pinamantayan. May butas ako sa nakikita, hindi 100% na sa Facebook ay makakapag-sharing at makahanap ng KLCN, hindi ka pa rin 100% na secure yung KLCN kasi pwedeng mag... Masecure ako doon sa binanggit ni Brother Mina na kung maging tapat yung babae, lalaki, kailangan dumaan mo mismo doon sa... Brother Magellan, maganda na itanong mo yan, ha? Gusto ko mapaliwanag yan. Ang sagot ko, simple lang. Dahil sa katamaran, sa maraming ibang bagay na hindi kayang ihabol. Pansamantala, binigyan ko sila ng shortcut. Yung pinakamadaling mo munang gawin. Kasi nagka-Facebook rin lang eh. Yes. Hindi na mapigilan sa ordinary. Eh, tatabihan naman ang magulang eh, sabi ko. Uutusan magtanong sa group chat. Ginawa niya na ba? Ito yung pinigilan yan. Ito na yan. Tabihan niyo sila kahit dito sa church house. Dati sa kapilya, tabihan niyo si Patrick, si Gerald, si Rap. Ipapunta niyo sa group chat. Ay, wala akong signal. Pag-ibabin yung elder. Wala akong data. Hindi na po siyo. Ito ang aking gabinin mo. Wala kayong lusot para maligtas ka ang kaluluan niyo. Diba? So, ganyan din yung mga sisters dito. Hindi lang naman si Jaya. Maraming ibang sisters dito nagkilibang na sa inyo sa cellphone. Tabihan nyo, break time. Break time, wala naman bawal eh, di ba? Pag break time, sakitin ka. Sa break time, hindi natin binabawal maglibang sila kasi walang nag-reach. Pero, yung break time, pwede nyo tabihan, ipasok sa group chat, magtanong. Ako niya. Yun naman sinabi ko naman kung binilip ko sa isang tatay, nalimutan lang ituloy, wala kasi nagre-record. So, ngayon, ganito, Brother Padilla. Hindi ko originally turo na Facebook perfectly makuha lahat doon. Ang original turo ko, may training, may setup na eh. Pero, sa kaso natin, magastos, matrabaho, malayo pa magawa kasi maraming matitigas ang ulo. Wala pa ako masyadong katuwang na elder. Ilang elders yung katuwang ko sa nagre-record. So, kung meron man, isa ngayon, kayo pa lang. Kung mag-aaktibo kayo, siyempre, hindi tayo on the time, aktibo kayo, di ba? So, kung yan ang hihintayin mo, wala, maunahan na tayo ng serpente. So, pinayo ko na, ito, sasabi ko, hindi rin masama maging stepping stone mo yung Facebook. Kasi, pwede doon mag-umpisa ang init ng sharing. Si Bar Freddy, nakita niyo, gano'ng kainit yung sharing doon. Parang si Bar Freddy, na-revive doon eh. Yun din, kung anong naranasan ni Freddy, paparanas ko siya ang people mula sa Facebook. Ngayon, saka natin ikutin yung mga ministers meeting, yung mga camp meeting, yung mga kahit inter-church fellowship. Papakiusap lang sa pastor, pwede ba yung people namin turuan niyo, magtanong sa inyo, magtanong sa mga elder niyo, mga young people niyo? Oh. Pwede ba sila makipag-sharing? Oh. Pag umatin ba kami ng camp meeting, pwede ba magtanong ng doktrina yung young people namin? Pagpunta sa venue, pwede ba ipatanong sila? Pwede. Kesa naglaro si Andun sa
Ang ganda ng picture frame. Kasama sila, ano? Dapat, inisa-isa, di ba? Dati meron din eh. Kung tuloy-tuloy, yung ganda. Ngayon, isipin, adventure yun. Doon na sila kuha ng barkada. Eh sa school, JS Prom, mga demonyo at mga ipinipin na pareha. Alam yung JS Prom? Alam yung JS Prom, di ba? Sino nang papaliwanag sa anak sa magulang? Wala! So, lagi na may nanay nagsabi, eh yung anak ko na pinahomeschool ko, lalong walang alam, lalong maraming natutunang kalokohan sa labas. Buti pa yung isa kong anak na nag-aaral sa school, maraming alam, yung pinahomeschool ko walang alam kasi maraming natutunang kalokohan sa labas. Pagkatapos ng gawain bahay, labas na. Laro na. Sabi ko, Brad, alam mo, hindi problema ang homeschool. Ang problema, disiplina sa bahay. Kailangan, balik natin yung ano, daily schedule. Ang problema, hindi ka na nakikipag-reko ng regular. Irregular mo yung reckoning. Unga. Kahit na nasa school yan, pag walang disiplina sa bahay, demonyo din. Pati-demonyo din. Huwag mo i-sisihin yung homeschool. So, anyway, itong pagpili ng asawa, Brother Ruel. Kung malaki ka na, hukom ang ano mo, ang minister mo, Abraham mo. Kung may anak ka, Raruel, makinig ka, may anak ka, yung set up, pag marami kang ka-sharing, may isa doon, nagkagustuhan sa'yo, protektado ang LCM kasi matitong yun, kasi ka-sharing eh. Siyempre, dadaan din sa proseso na makikita, makapasalamuha, makaano. Sabi pag marami kasi. Mas malabo dahil ka-sharing, may secret date. Yung secret date, mga unbeliever yun. May nakapotentin ko lang sa hukong. May ka-text, may ka-ano. Nakita lang sila, nag-communicate na agad. Iba yung hapon ng ano eh, unbeliever. Eh, kahit hindi pa sila nag-communicate eh. Kahit yung napapanood nyo sa telenovela na ano, mga Korean novela na parang romance-romance, kahit yung mga Pilipino, kahit hindi sila nag-communicate, yung puso lang na magsarado isip eh. Inak-anak ng isa nating magulang dito, matigas na yung puso. Kahit hindi sila nag-communicate, ayaw nila sa gawain. So, ito, kailangan humabol tayo. Mahaba yun. Sige. Kapag ka, sabi ka dyan, lapit ko kasi yung mga tanong-tanong. Yung lapit, may gunti. Pulsam naman yung anak ko. Ang bayan naman yan, dinalaman yung bahay. Yung patino. Meron kanyan, meron ganyan. Yung mga anak nyo ba? Kahit ko lang training daw. Dito ba si Sterling? Wala si Sterling dalito. No? May training. Naging magulang, nagalit. Malaki lang umuwi ang anak. Pero, sa bahay, ano pa dadagdag mo? Sige. Alam ko na eh. Taga rito yung dati. May panalunod na video yun. Ano na talking to dun sa sino man yun? Marami yan. Meron na. Asahan ko. General. Okay. Hindi naman yun yun. Nakipigot 70s. Nakapaulikin yung sagot ko sa tanong. Yung 70s. Patulin na? I-English mo ito kaya. Putulin na? Oh, nasa chronicle ngayon. Sabi, nalagay ko sa chronicle. Putulin na to. Putul, tapos bago.